pagkakaalala ko, eh, first week pa lang ng klase yun. Tapos yung isang teacher namin sa science, eh, biglang naisip ilipat yung isang estudyante na advisory class niya sa section namin tuwing science subject dahil sobrang ingay daw sa klase niya. At dahil napakabait kong nilalang, tinabi yung bagong saltang estudyante sa akin. Partida, pinalipat pa yung katabi ko, matabi lang siya sa akin. Sabi pa ni teacher na hawaan ko daw ng katahimikan at kabaitan tong new seatmate ko. Kasi nga diba sobrang ingay daw tsaka makulit. Hindi ako smart pero ako'y tahimik lang. Dati, kaya siguro naisip din ng teacher ko itabi siya sa akin. At doon nagsimulang masira ang buhay ko. Pero doon din sa sinay nag-start yung kwento ko na to. So, eto na nga yung kwento. Ha! Sabi ni teacher, huwag ko daw kausapin tong seatmate ko sa abot ng aking makakaya. Sus basic. Psst, ano yan? At dahil mabait nga ako, pinanindigan ko yung sinabi ng teacher noon na huwag ko daw kausapin tong katabi ko. Kaya hindi ko siya pinansin at nagkunwari akong wala akong naririnig. Huy! Ano yan? Ay! Ang kulit! Parang hindi ka naman nag-grade 2. Pencil case eh, malamang. Eh, yung nasa loob. Yung pink. Sticky notes. Ah, pwedeng pahingin ng sticky notes? Hehe. Nagtaka pa ako noon kung anong gagawin niya sa sticky notes. Binigyan ko na lang siya ng 3 piraso nang manahimik na siya. At habang nagtuturo si teacher, nakita kong sinulatan niya ng something yung sticky notes ko. Hindi ko nabasa kung ano yung sinulat niya tapos humarap naman siya sa kabila niyang side para daldalin yung isa niyang katabi. Hello pare, kumusta? Hindi siya pinansin ng kaklase ko tapos nag-nude lang. Wow, mukhang masunuring bata rin tong classmate ko ah. Nakita ko na lang yung sticky notes ko na nakadikit na sa likod ni Danilo. At may nakasulat na... May jerbox ako sa puwet? Aba, ang galing! Sa kalokohan pala ginamit yung sticky notes ko. Well, ano pa nga bang i-expect ko dito? Makulit nga kaya nilipat dito sa amin, diba? Eh, no? Uy, tanggalin mo yun! Haha, huwag ka maingay. Ano gusto mo sulat ko next? Dadamay mo pa ako sa kalokohan mo. Tanggalin mo yun! Dali, suggest ka, susulat ko next. Sige, isulat mo, hindi ako nagtototrash. Sige, kita mo yan, ang sama mo rin pala. Ay, mali. Uy, joke lang, huwag mo ilagay. Uy, sure kang okay ka lang, ha? Ano pa susulat ko? Hindi ko alam kung na-hypnotize ako ng lalaking to gumawa ng kalokohan or sadyang marupok lang ako at masama rin talaga yung ugali ko. Sige. Hanggang sa hindi na namin namalaya na parang bulletin board na yung likod ng classmate ko na si Danilo dahil sa amin. Nalaglag na nga yung ibong sticky notes eh, pero hindi niya pa rin nakahalata. Pero yung teacher namin yung nakahalata. First time kong mapagalitan ng teacher ever. At dahil sa bagong salta na to na si Patrick, nasira yung record ko ng most obedient at most quiet sa klase na iniingat-ingatan ko simula grade 1. Mabait naman kasi talaga ako at tahimik. Siyempre, kwento ko to, dapat mabait ako. Napagalitan man pero palihim pa rin kaming tumatawa ni Patrick nun. Di kami makamubuon sa ginawa namin. Pagtapos ng science class namin at mapagalitan, sinama ulit ng teacher namin si Patrick sa ibang section. At ayun na yung una at huling sit-in niya sa amin. Hindi na naulit kailan pa man kasi sabi ni Ma'am mas makulit daw siya pag nasa section namin kaya binalik na lang siya kung saan talaga siya dati. Pero hindi doon natapos yung kwento namin. Nagpatuloy ang buhay kong bakante yung upuan sa tabi ko. Ewan ko pero hindi na din bumalik yung seatmate ko doon eh bago si Patrick. Kaya minsan doon ako umuupo kasi wala kong katabi both side eh. Minsan inaasar ako ni Danilo. Total, sira naman na yung most obedient kong record. Sinapa ko siya sa muka. Eh, joke lang. Mali. Iba pala yun. Total, sira naman na yung most obedient kong record. Kaya tinatangka kong lagyan ulit siya ng sticky notes sa likod. Kaso nabibisto ako. Naman yun. At isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, na
Nasa covered court ako nun eh. Eh, nakita kong muli yung taong sumira sa most obedient record ko. Abangan sa part 2! So, I'm back. So, ito muna yung upload ko kasi para pag may nagre-upload man sa TikTok, hindi full video. So, babalik pa rin sila sa akin. So, fans, fuck, alam nyo ba, February last year ko pa sana ito yung upload tong video na to. Kaso, na-burn out ako ng 1.5 years. Kaya ngayon ko palang i-upload. So, sana okay lang sa inyo kahit ang pangit ng drawing ko. Alam ko naman pangit. Pero okay lang yan. Oy, pinaghirapan ko to, no? So, yun lang. Bye-bye.